Hello, good day po sa inyo. At welcome to my channel. Meron akong pinag-aaralan ngayon dito sa aking makina ng Mio na kargado na siya. So, ang gusto kong pag-aralan at gusto kong i-share sa inyo yung pag-determine ng compatibility ng cams at compression ratio. Parang basic guide. Hindi to sobrang scientific o hindi to definitive ang na ito ang dapat sundin. Ito ay guide lang. Ang factor na i-consider natin ngayong pag-aralan yung relation ng compression ratio sa cam duration, particularly dun sa intake valve closing. Ayun, para hindi sobrang taas ng compression or sobrang baba. Nandun lang tayo sa saktong compression at setup na gusto nating ma-achieve. Yung ano natin, kung magkakarga tayo, siyempre kailangan natin cams. Ito kasi sa itong sample ko Mio, so two valves lang siya. Ito yung cams. Dalawang lobe, intake lobe at saka exhaust lobe. O paano ba natin pinipili yung cams? So tingnan natin yung compression. Saka yung gusto nating range na paggagamitan. Yun ang pag-aaralan natin. Yung relation ng cam at compression ratio. So yung cams, hindi lang siya nag-iisang magic na pyesa. Yung ano, baga hindi nagde-depende sa kanya lang yung power. Siyempre kailangan natin i-match yung cam sa piston at saka sa compression o cylinder pressure. Kailangan natin malaman yung cylinder pressure para ma-match natin cams, no, cam profile, o cylinder pressure at saka doon sa timing. Nagamit ako ng app na Motor Run para makuha natin yung compression ratio. Dalawa yung compression ratio, yung static compression ratio at saka dynamic compression ratio. Mamaya ipapakita ko habang ginagawa ko yung makina. Ito ngayon, tatanggalin ko, kukunin ko muna yung ano, yung chamber volume. Kasi hinihingi dun sa app yung chamber volume at saka intake valve closing. Magandang gamitin pang kuha nung cylinder volume habang nakakabit yung makina. Yung burette yung mahaba. Mahaba siya, maganda yung ano eh. Mababasa ng mas accurate yung mga fluids. Pero dahil wala ako nun, ito lang muna. Syringe. Nabili ko lang sa Mercury. Just for, ano, simple, ano lang. Hindi, kumbaga, hindi definitive. Hindi yun yung tama. Maraming paraan, pero ito lang yung papakita ko ngayon. Simple lang. Simple and practical. Nasa 30cc. 30cc. Then, ngayon, nasa ano na siya? 14. So, 16cc. 16cc yung nasa loob. So, ang ginawa ko lang, pinuno ko to ng gasolina. Binilisan ko lang. So, 16cc kasi 14cc yung natira eh. Chamber volume at top dead center. Ayos na. So ito, na-setup ko na yung aking ano, degree wheel, hot comms, degree wheel. Tsaka dial gauge. Ito, naka-top dead center yan. Nasukat ko na rin yan. Na-setup ko na, nilagyan ko ng alambre papunta sa 0 degrees. So, meron degree wheel. Tapos, dial gauge. I-on ko lang. Sa intake, sa exhaust. On. Okay, naka-on na. Naka-zero. Sa intake, sa exhaust. Press lang. Zero. Iikot ko ngayon yung crank para makuha natin yung degree ng cams. Ang kailangan nating makuha ay ito. Gamit tayo ng Motor Run na app. Kunin natin yung intake, opening, and closing
exhaust valve opening and closing duration in degree. Mauna exhaust. Yan, umangat na. Exhaust at 1 millimeter. Oh, palang hihinga. Dito ngayon, 1 millimeter at 64 degrees. Ano, before bottom dead center. Kasi nandito siya, oh. 64 before bottom dead center. Next naman. Ikot uli. Intake. Kunin ko nga yung lip. Mga 9 something. Nine six, yeah. Ang lip na exhaust 96. At ano to? 65 after bottom dead center. 65 degrees. After bottom dead center. So, intake naman tayo. Babagsak na to eh. Babagsak to, pero aangat yung intake. Oh, may bumagsak doon. Sa exhaust, bumagsak. Sa intake. 1 millimeter. 1 millimeter. Intake open. At 24 degrees before top dead center. Okay. Ikot. Exhaust closing naman tayo. Ayan. Exhaust closing 21 degrees after top dead center. Top dead center eh. Ngayon, ito na ang ating kailangan. Ang intake closing. Intake valve closing. Degree. Yung highest lip niya. 9.74. Mas mataas ang lip ng intake. 9.74. Sinulat ko 9.74. 9.74. At 82 degrees before bottom dead center. Ito, nasa 82 siya before mag-bottom dead center. Alright. Yan yung lip. Lip ng ano? Highest lip ng intake cams. So, kailangan... Uy, ang bilis pumitik. Kailangan natin yung intake valve closing at 1 millimeter. 1 millimeter lip. Alright. So, ayan. Nakatutok kasi yung needle dun. Oh. Mas naka-align yan. 61 degrees. Ayan, after bottom dead center. Yan ang kailangan nating makuha. 61 degrees after bottom dead center. Yan ang hinihingi ni motor run up. So, ito na ating mga values. Yung ating chamber volume. Chamber volume 16cc. Right. So, babalik muna ako kay ano.
kay Motoran app. Okay, ito yung Motoran. Click ko lang yung camshaft. Ito yung diagram ng camshaft. Tapos yung data natin, input na natin. Intake opening is 24. Intake closing is 61. Exhaust opening is 64. Tapos, exhaust closing is 21. Okay, ayan. Okay ba ang ating mga duration? Oh, parang perfect ah. 265 intake, 265 exhaust. Ngayon ko lang nalaman yan ah. 7.3 yung cams na yan eh, na Racing Monkey. Tipid Racing. Racing Monkey, maganda naman. Matigas naman yung bakal niya. Okay. Ito na uli yung Motoran. Namatay. Screenshot ko lang. Ayan yung in-input natin. Mga values. Ito ngayon yung resulta. Hindi kasya kasi itong ads na to eh. Matanggal eh. Ngayon, ang pinakakailangan ko lang naman talaga yung ano IBC, intake valve closing na 61 degrees. Yung IBC, gagamitin ko sa compression ratio calculator na Motoran app. Dito rin 'yon. Ito lang, kinuha ko lang yung cam profile para may idea tayo kung ano ba ang magandang cams. Kasi merong mga guide na makukuha tayo sa internet. LSA. Ganun. Ibig sabihin, high rev. Lumalabas yung torque pagka yung LSA mo ay 112 above. Mid to high. Tapos yung 112 below is low to mid ang RPM band. Ngayon. Sana na-explain ko. Hindi ako expert. Nag-aaral lang. Okay, tapos na tayo rito sa cam profile. Alright. Ito yung Motoran static compression ratio. Ang kinonsider dito sa calculator na to, yung volume top dead center at saka volume bottom dead center. So, TDC, 16 tayo kanina na measure. To spark plug long 0.8. Yung bottom dead center 180cc kasi 63 to. Alright. Meron tayong 12.8:1 na compression ratio. Mataas yan. 12. Kailangan mataas yung octane ng ating gasolina. Ito naman isang calculator, dynamic compression ratio. May tatlo. Ito. Yung top dead center, bottom dead center, at yung IBC. Yung intake valve closing. Yun. Kasi, pagka yung mga cams, yung design ng cams, yung ginamit nating cams, ang ginamit kong cams kasi, nakuha ko yung intake closing, intake valve closing na degree 61. Ibig sabihin, ito yung dilaw. Ito yung sa diagram na ito, yung gitna, yung dilaw. Yan ang tinatawag na, ayon dito sa calculator na ito, ay ang effective stroke. So, peel upan ko na ito. Si bore natin, 63. Strokes, 57.9. Stock stroke ng Mio. Conrad length, 95. Kasi 93.5 plus 1.5. Top dead center volume, 16. Intake closing,
61. Ayan, intake valve closing. Hop, fill up na siya. Ayan na. Perfect. 10. Dynamic compression ratio is 10. So, ayan ang aking gustong ma-achieve. Screenshot ko lang. Dynamic compression ratio. Ayan. Ayan yung value na in-input natin. At ito ang result. Ayan. Mano-notice nyo, yung stock stroke is 57.9, pero yung effective stroke is 46.4 millimeter. Ayun, di ba? So, ang dynamic volume natin lumabas dito dahil yung effective stroke niya mas maikli, naging 144.6 cc na bumaba yung dynamic compression ratio na 10. 10 is to 1. Pasok na pasok yan sa gasolina natin. Pasok tayo dyan. Ngayon, merong mga ano, kukonsider naman natin yung gasolina. Meron ako nakita sa internet na yung mga octane rating ng modern gasoline. Ang sinasabi, yung 92 octane ay kaya ang 10. 10 is to 1. Tapos yung 98 octane is 12. Is to 1. Okay, so ayun na nga. Kompleto na natin yung ano, yung measurements at saka yung calculations using the Motor Run app. Libre lang naman yun. Dinownload ko lang kasi may ads. Ito yung mga nakuha nating values. Yung cylinder volume sinukat gamit yung gamit ito. Kung may burette, mas maganda. Ito lang nakayanan ko pero I think you get the idea naman, no? O guide lang to. Baka ma-bash pa ako. Nagse-share lang po ako. Kung meron kayo mas magandang idea, ay di mas okay, yun ang gamitin natin. So yung ano, kinuha lang natin yung ano, intake valve closing, 61. So dahil dyan, nakuha natin yung compression ratio. Dynamic compression ratio na 10 is to 1 na para sa akin okay. Sakto yan sa natin, sa ating racing wannabe. Pag sobra, pag sinobra natin, racing sabog. Sakto na to. Okay na to. O mas mataas ng konti. Yung racing, mataas ng konti. Tapos depende rin sa shape ng chamber natin yan. Basta ang kinonsider lang naman natin ay a certain factor. Hindi naman. Meron pang ibang mga bagay. Yung shape ng port, shape ng chamber, shape ng dome. Share ko lang naman. Yung pinag-aaralan ko pa. Yung basic muna. Hindi to definitive. Based lang ito sa calculations. Maraming kinukonsider. Marami pang tools na pwedeng gamitin. Dyno, bench flow, o lahat. Wala eh. Ano lang to eh. Kanto-tech nga eh. Kanto-tech garage eh. Gawang kanto lang eh. Pero sana mayroon naman kayong natutunan sa mga sinishare ko. Hindi ako expert na mechanic. Wala naman akong pinatunayan pa. Sumasali lang naman kami sa circuit. Medyo matulin din naman. Tingin ko matulin naman eh. Matulin din. At bukod dun sa may tulin, may tibay. Yun ang mas kailangan eh. So hanggang dun na lang. Thank you sa inyo sa pag-subscribe, pag-suporta. Sana may natutunan kayo. Paki-share na lang, paki-like. At God bless. Stay safe. Keep safe. Stay dirty. Dirty in ano, sin dirty hands ha. Hindi ano. Pag may mekaniko yung sinasabi ko. Okay, bye-bye. Thank you.